Isang magandang araw mga kaibigan. Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng isang kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 10. After she got shower, isinuot muli ang damit na suot kahapon at bumaba na. She's looking for Justin. Nakaupo kasama ang mag-asawa habang kumakain ng agahan. Iha, tamang-tama. Halika na't mag-aagahan na. Yaya ni Aling Marta. Halika Iha, dito ka umupo. Magandang umaga po. Tulungan ko na po kayo, sabi nito sa matanda. Kaya ko na to. Sige na, tumupo ka na sa tabi ng asawa mo, wika nito sa kanya. Alam mo ba, Mr. Sobel, kahapon masyadong nag-aalala ang asawa mo sa'yo. Mahal na mahal ka talaga niya. Napakaswerte mo na may asawa kang maganda at maalalahanin. Kwento nito kay Justin. Tama po kayo, Aling Marta. Pareho tayo ng iniisip. Yun lang, hindi niya alam at tinititigan ng asawa. Tinititigan nito si Justin at hindi alam kung maniniwala dito or hindi. Dahil alam niyang puro palabas lamang ang pinakikita nito na pagpapahalaga sa kanya. Mr. Sobel, sa tingin ko titigil ka dito ng mga 3 araw dahil masama pa rin ang panahon. Isa pa, hindi pa masyadong magaling ang balikat mo, sabi ng matanda sa lalaki sa kanila. Pag tumila na ang ulan, saka na kayo lalarga. Tura naman ni Aling Marta sa kanila. Kung hindi pa po kami kalabisan sa inyo, sabi nito sa mag-asawa. Wow! Marunong din palang magpakumbaba ito ngayon. At ngayon ko lang alam, usal ni Lyra sa sarili. Walang anuman. Masaya nga kami dito na may ibang tao sa paligid. Palagi na lang mukha ng asawa ko ang nakikita ko araw-araw. Biro nito sa kanila. Tawanan silang lahat. Dinala ko sa car shop ang sasakyan mo. Andito na rin ang mga gamit nyo. Kaya you can stay here and comfortably, sabi ng matanda sa lalaki. Maraming salamat po sa tulong ninyong mag-asawa sa amin, sabi ni Lyra sa kanilang mag-asawa. Lumipas ang araw. Naging manipis ang mga ulap. Nag-uusap si Justin at matandang lalaki tungkol sa business, politics, sport at pamimingwit niya. Iyon daw ang kanyang libangan. Samantalang busy naman si Lyra at Aling Marta sa paggawa ng apple pie. Tapos na silang kumain ng hapong iyon. Pumasok na sila sa kanyang kwarto para magpahinga. Tinulungan ni Lyra si Aling Marta para magligpit ng kanilang pinagkainan. Nang umakyat na si Lyra sa kanilang kwarto, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Inilagay nito ang water bottle niya sa maliit na lamesa, tabi ng kama, at dinampot nito ang kanyang bag. Nakasara ang ilaw sa kanilang kwarto. Ang malamlam na ilaw sa lampshade ang siyang nagbibigay liwanag sa kanilang kwarto. Pumasok sa banyo para magbihis. Ganun na lang ang dismaya niya dahil 2 lingerie ang nilagay nitong pantulog. Ano ang nasa isip ng katiwala na ilagay nito sa kanyang bag? Ang lingerie ay hindi naman para sa komportableng pagtulog, kundi para mangakit ng lalaki. Kahit ano pang halungkat nito, hindi talaga niya makita ang luma nitong pandyama at maluwang na blusa. Ano nga yun ang isusuot ko? Ayoko namang tumabi kay Justin na ito ang suot ko. Nadidismaya nitong sabi. Ayaw naman itong istorbuhin si Aling Marta. Siguradong tulog na ang mga ito. Huminga ito ng malalim. It's okay. Tulog naman si Justin. Bulong ni Lyra sa sarili.
Gigising na lang ako ng maaga para makapagbihis ng maayos. Dahan-dahan itong binuksan ang pintuan ng shower at mabilis itong humiga sa tabi ni Justin. Tulog pa ito, kaya dahan-dahan ang tumabi sa asawa. Pero nung isasara na nito ang ilaw, ay biglang dumilat si Justin. "You are..." Nahinto sa sasabihin, sana nang makita ang suot nito. Namula ito sa tingin ng asawa sa kanya. "Ano bang titingin-tingin mo diyan?" Binilisan itong isinara ang ilaw, but the moon is still lightening into the room. Humiga na ito patalikod sa asawa. "Matulog ka na ng maaga. Maaga pa tayong gigising bukas. Good night," wika ni Justin. Sinubukan itong maging kalmante, pero deep inside, ninenerbyo siya. Walang nakaharang ng mga unan dito. What if? Just imagine one and don't ever dare to cross over. Pagbabanta nito sa asawa. "Hindi naman ako ang tumatawid," Justin replied. Hindi na lang sumagot si Lyra. Dahil totoo naman ang sinasabi ng asawa. "Bagay sa iyo ang damit mo," puri nito sa kanya. "Hindi ko ito kagustuhan, dahil hindi ako nag-aayos ng bag ko," nakasimangot nitong sabi. "Dapat, bigyan ko ng bonus si Aling Marta nito," nakangiti nitong sabi. "Pwede ba? Matulog ka na lang," sabi nitong nadidismaya. "Hindi ako makatulog," he replied, dahil napako ang tingin nito sa kanya. Lalong sinisilihan si Lyra sa pwesto nito. Kaya iniba nito ang usapan. "Ano yung maliit na pilat dyan sa dibdib mo?" tanong nito. Nang hindi sumagot ito, tinignan nito, nakatingin ito sa kisame, parang lagpasan ang tingin nito sa kisame na napakalalim ang iniisip. Sakalang niya naalala nung hanapin niya ito sa internet. Noong first meeting nila sa party, ang nakita niyang mga listahan ng kanyang mga ka-affairs ay walang information about his childhood. "Pasensya ka na ha, kung natanong ko yan. Ok lang kung ayaw mong pag-usapan," tura nito sa asawa. "Ipinanganak ako sa isang bastardo," sabi nito sa kanya, nakatingin pa rin ito sa kisame. "Bata pa noon ang aking nanay. Huli na nang malaman niyang ipinagbubuntis ako. Hindi na niya ako pwedeng ipalaglag. Kaya nun, ipinanganak akong ipinaampon." Kwento nito sa kanya. Hindi alam ang isasagot nito sa kanya. "And iniwan ako sa bahay ampunan." "Ano? Paano nila nagawa sa anak nila yon?" Sabi nito na napapagulat. Umiti lang si Justin sa kanya. "Sagabal ako sa buhay ng nanay ko. It's just as simple as that. So lumaki ako sa orphanage," tanong ni Lyra sa kanya. "Oo," he replied. "Doon mo nakuha yung marka sa dibdib mo. Buhay sa orphanage ay hindi ganun kadali. Lalo na nung mahina ka." Pagkukwento nito, "dapat marunong kang ipagtanggol ang sarili mo." Hindi ma-imagine ni Lyra na mahina ang asawa. Dahil lang pagpapakilala nito ay dominant and predator. "So you got bullied?" tanong nito in a very bad way. "Isang gabi, natutulog ako nang maramdaman ko na lang na may mabigat sa aking dibdib. Iminulat ko ang aking mga mata. Nakita ko ang isa sa mga bullies na nakaupo sa aking dibdib at hirap akong huminga. Sinubukan kong lumaban. Sipa, suntok, pero merong hawak sa aking mga kamay at paa. Hindi na ako makakilos." Lyra felt sick for the what she hear. Naawa siya sa naranasan ng asawa. "Galit na galit ako kaya sinuntok ko siya. Banang Justin kilala ko. Palaban, matapang," natatawa si Lyra. Nakangiti na rin si Justin,
pero mababa ka sa kanyang mga mata ang kalungkutan. Siya ang leader ng mga bullies na insulto siya sa akin. Kaya nagdala ng nagbabagang charcoal at inilagay sa dibdib ko. Kwento nito. Nagulat si Lyra and angry at the same time. Pero nakawala ako sa kanila kaya hindi masyadong nasunog ang dibdib ko. Kaya lang, ang pilat ay hindi nawala. Kaya ang marka ay nandyan pa rin. Patuloy ni Justin. Ilang taon ka nung nangyari sa'yo yan? I was 12 years old. Usal nito. Bata ka pa nung mangyari yon? Walang pakialamang management. Malungkot nitong sabi. Anong ginawa mo? Lyra asked. Tumakas na lang ako. Justin replied. Paano ka nabuhay? Lyra asked. Nagtatrabaho. I got multiple jobs. Sa farm, errand boy. Minsan pag wala akong pera natutulog na lang akong walang laman ng aking sikmura. Kwento nito sa kanya. Paano mo naipatayo ang napakalaki mong business empire? She asked. By the time I was 25, nag-uumpisa na akong mag-work sa bars. Nang mapansin kong magaling ako sa gambling kaya isinugal ko ang maliit kong pera. Nanalo naman ako. He replied, Lyra. Hindi maganda ang nagsusugal. She interrupted. Natawa siya sa tinura nito. I know. Pero walang-wala ako ng panahon na yon. Kaya nakipagsapalaran ako. Pagod na ako sa pakonti-konting kita. Kaya nangarap ako ng mas malaki. So, I started investing in stock market. Then finally, nung magkapera na ako, bumili ako ng maliit na INN sa city sa mababang halaga. Hindi masyadong maayos kaya nabili kong mura. Kwento nito, but it was your first property. Masaya nitong sagot. Then inayos ko. Dumami ng dumami na ang customer ko. Doon na pumasok ang pera. Nagsumikap ako hanggang dumami na ang aking mga hotels. And he replied, and now you are the one of the richest bachelor in Europe. She said. Nakangiti nitong sabi. Tumahimik si Lyra ng ilang minuto. Nagulat siya sa naging buhay nito from rag to riches. Looking at him, hindi niya ma-imagine ang naging buhay nito na punong-puno ng pagsubok. Wow! Ang komentong ito ni Lyra ay nagpasimangot sa mukha ni Justin. Wow! The excitement from I, Lyra voice make Justin turn his head to look his wife. I'm proud of you. She giggled looking at him. Tinitignan siya ni Justin. Nagtataka kung bakit nakwento nito ang kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, pag nagparty siya, walang nagkaka-interes sa story niya o ang kanyang buhay. Hindi niya in-expect ang reaksyon ni Lyra. Na-appreciate niya ang aking mga achievements sa buhay. This is what you call someone to share your happiness. Nababaliw ka na yata, Lyra. Sabi nito sa kanya. Ang kwento ko sa'yo ay hindi fairy tales, kundi buhay ng kahirapan at alulod ng buhay. Ang buhay naming isinusumpa ng mga tao, pahayag nito. Tinititigan siya ni Lyra, nawala ang kanyang ngiti at napalitan ng galit. Sa tingin ko, ikaw ang nababaliw. Totoong hindi fairy tale ang kwento mo, pero it's a motivation and inspiration sa mga tao na hindi ka nawala ng pag-asa para mabuhay. At hindi dahil sa kahirapan. Dahil sa dedikasyon mo para makaahon sa kahirapan. Hindi lahat ng tao ay magagawa ng gaya ng ginagawa mo. At kung may tao man na hinahamak ang ginawa mo, stay away with them. Dahil nagseselos lang sila sa iyo. Paliwanag ni Lyra sa kanya. Sa tingin mo, I do care what people? Hell, no, he replied. Alam ko dahil ikaw yung taong walang pakialam sa mundo.
Natatawa nitong sagot. Tinitignan ito ng asawa. Tumatawa. Nasisinagan ng buwan ang kanyang mukha. Her skin was shining brightly. Never in his life met a person na gaya ni Lyra. Masayang tumatawa sa mga kwento niya. Parang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib and it's really feel good. You're crazy! Tumatawa nitong sabi sa asawa. With those final words, he leaned forward and she kissed her. Hinalikan niya si Lyra. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang banayad na halik naging nagmamadali. Lyra kissed him back, dahilan para lalong lumalim ang mga mapanugod niyang halik. Palalim ng palalim. Bumaba ang kanyang halik sa kanyang panga, sa leeg, and his hand caressing her back. Noon lang napansin niya si Justin na itinataas ang kanyang blusa at patuloy ang paghalik sa kanya. Napalunok ito. Itinaas ni Justin ang kanyang baba para magsalubong ang kanilang mga mata and he can see desire on her eyes. If you say no now, hindi kita pipilitin. Hindi mahalaga even how much I desired you. I will not force you. Then, when Justin tried to get up, Lyra pulled him back para may mainit na kamay na humahaplo sa kanyang puso. Then he lowered his head and kissed her breast. Para siyang kinukuryente and she moaned. She bit her lower lip. Lumipat siya sa kanyang kabilang breast and massaged it gently. She moaned when he gently rolled between his finger. Lumakas pa ang pag-ungol niya. Nag-iwan nito ang mga labi niya. His lips settled on the top of her left breast. His tongue skillfully played on her. Napasabunot siya sa buhok nito sa matinding sensasyon. Sunod-sunod na ungol ang maririnig sa loob ng kwarto. Hindi niya alam saan isusulong ang kanyang mukha sa sensasyong nararamdaman. When he plugs in between her thigh, she gasps. Humigpit ang kapit niya sa kumot habang ginagalaw niya ang kanyang balakang sa mukha ng asawa. Nalulunod ito sa tindi ng init na pinaparamdam nito sa kanya. Masigit sa una dahil unang beses na ginawa nila yun. Ilang minuto siyang nanatili doon na parang walang pagod sa ginagawa. Nang matapos, he went up again and smiling at her, she could feel own dampness. Lyra was asleep and he left alone thinking. Iniisip kung bakit sa harap ng asawa, he always lost his temper. Marami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay, but no one like her. Tinitignan ng asawa at napangiti dito. I never got jealous of woman before. Pero nung makita niya ang flight attendant, got close to her, he felt something he could understand. Usually, mga babae ang may gusto sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 10th bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!